Nandito po tayo ngayon sa Ibilog Street ng Vergara, Mandaluyong. May nakapag-send po sa amin ng isang concerned citizen about po sa kinalalagyan ng Singaporean na inabandon na po ng kanyang pamilya at ng kanyang ex-girlfriend na nakuhanan daw po siya ng 20 million. So, halika po at kamustahin po natin siya. Hello, ano pong pangalan niyo? Arjuna Benjamin po. Gano'n ka nakatagal dito na... Sa Pilipinas. Dito sa Pilipinas. 13 taon taas. Ba't ka napunta dito? Yung una, dahil sa mahal ko kay asawa ko, yung akala ko talaga pwedeng kasal tayo. Pero kung kaya na ilan beses na hinihingi ko sa kanya, ayaw niya gawa yung annulment. May mga nakuha ba siya sa'yo na pera, bahay, ano? Kung sabi ko sa inyo yung katotohanan, lahat na ang ano meron, nawala na eh. Ano yung magkano yung nakuha niya sa'yo kung meron man siyang nakuha sa'yo? Sa akin talaga lahat na ang kung bilang talaga sa totoo, 20 million taas talaga. Meron kang evidence doon or may papers ka? Wala na dahil ano, i-passport lang meron ako. Paano ka napunta sa gantong sitwasyon? Kailan ka pa natutulog sa kalsada? Dahil pagkatapos na sobra-sobra na ang anak niya eh. Bastusin o tinitrato nila ako parang hayop eh. Sa isip ko, hindi ko kaya na eh. Okay, so ano nangyari naman dito sa braso mo? Sobrang-sobrang depressed na ako. Ganon talaga. Gusto ko tapusin yung buhay ko. Ganon. Kanino ka kumukuha ng mga pagkain mo sa araw-araw? Minsan talaga walang pagkain. So gutom na kami. Okay lang. Pero binibigyan ka naman ng mga tao dito. Opo. Anong gusto mong tulong na ibigay sa'yo ni Idol? Uwi na lang ako sa Singapore. So, ngayon pupunta tayo ng TV5 kay Idol Rafi. Ngayon, sabihin mo sa kanya kung ano yung naging storya mo kung paano ka napunta sa ganto. Kung san-san din siya kasi pumupunta. Hanggang sa kami-kami na nag-ano rito mga kapitbahay, tumutulong. Binibigyan ko lang siya ng pamaypay. Pero yung attention namin, pasilip-silip kami sa kanya. Baka mamaya ka ako kung ano gawin niya sa sarili niya dahil sabi niya hindi niya nakaya. Huling kita ko sa kanya na andiyan sa puno ng kamyas, sabi ko, ba't ang aga mo? Eh, wala naman akong gawa eh. Ngayon, may biglang dumaan, binigyan siya ng halagang 10 pisong pandesal. Nakugutom, kinain niya ng kinain. Naubos si pandesal, nakakaawa. Dahil kailangan din naman kumain eh. Kailangan matulog, di makatulog. Sabi niya nga sa tagarito, gusto niya ng matay. Kasi unang-una may sakit siya. Parang inaabandon na daw siya ng pamilya niya dito. Kaya nakakaawa. Meron kasi isang Singaporean, kaawa-awa po itong taong ito at kailangan niya talaga ng tulong. Ang nangyari, siya po ay natutulog na lamang sa kalye. Pumunta sa Pilipinas noon, marami siyang pera, na-wipe out siya ng kanyang dating girlfriend. Hinututan po siya, naubos po yung kanyang pera. Mr. Arjuna, good afternoon to you, sir. Do you speak English? I speak English. You know how to speak Tagalog? Yes. Oh, that's good. How long have you been here in the Philippines? 13, actually, it's about 13 years plus. Okay, you're from Singapore originally? Yes. What happened to you, sir? I began having problems with my leg. First it was my toe in 2018. What happened to it? Putol. Bakit po naputol? Dahil sa, may gangrene talaga. Ah, okay. So, magkano pala mag-Tagalog si sir, ano? Okay, yes. Pagkatapos malalaman ko may gangrene talaga. Tumataas talaga yung infection. So, putol yung kalating baa. After that, putol rin may ibang operation. Yes, sir. Kung kahit yung dilili ng paa, putol rin. Okay. Kayo po ay taga Singapore. Opo. Napunta ko kayo dito dahil? Dahil sa mahal. Dahil sa mahal talaga. Sa mahal niyo po yung girlfriend niyo? Mahal ko yung pwede sasabihin yung asawa ko po. Asawa niyo po? Kasal po kayo? Hindi pa. Tagal okay. Na tagal, hindi ba? Ang pangalan po ng tinatawag niyong asawa si Teresita Alvarez. Opo. So saan kayo tumitira dito dati? Tumitira na ako maraming lugar eh. Kung kahit sa Ilino Cruz, palipat-lipat. Anong trabaho niyo po noon, sir, nung nasa Singapore journalist. Kayo? Journalist. I was a journalist before in SBH. Now, napunta kayo rito dahil may nakilala kayong Pilipina doon at hindi. Dinala kayo rito? Dahil sa 2006 talaga mag-meet tayo.
Mag-meet tayo yung asawa. Nag-meet kayo rito. Oh, paano nyo po nakilala itong si Teresita? Bago... Nabigla talaga ang alam, ang kilala ko siya. Sa loob ng 3 days lang, sa loob ng 3 days lang... Pumunta ka rito? Oo. Paano nyo ka po siya nakilala? Sa social media? Hindi. Noon walang social media, ganun. Paano kayo nakita? Saan kayo nakita? Sa Singapore? Sa Singapore talaga. Ah, OFW po siya dati noon? Hindi. Pero okay lang. Ah, biglang na hirap na para... Hindi, pero sir, nakilala mo siya sa Singapore. Opo. Saan kayo nakakilala doon? It's not right to say. Okay, it's okay. I understand. Alam ko na po. Alam ko na yun. Sige. So ngayon, niyaya ka niya dito. Pumunta ka rito. Ang pumunta ko rito dahil sa ano, dahil sa sana nga pwede na ako hinihingi sa inyo yung tulong para sa pamasahe ko. Opo, walang problema. So, tapos yung pangalawa, kung pwede na ako patawarin sila. Sige po. Walang problema, sir. Ang gusto ko lang kasana kasi matuntun itong Teresita Alvarez, itong nanloko sa inyo. Dahil ang balita ko, inubos ang pera ninyo. Oh, totoo, pero patawarin ko siya eh. Pinapatawad mo na? Patawarin ko siya kung kahit na ayaw niya malalaman o ayaw niya intindi, I forgive her. Wow, you're a very nice guy. Because ito ang salita ni Panginoon. Forgive those who do you wrong, di ba? Yes, sir. So, pasawarin ko siya. Teresita Alvarez, magandang hapon po sa inyo, Teresita. Hello po. Ma'am, andito po si Arjuna Benjamin, kilala niyo po siya. Opo. Siya po'y natutulog na lamang sa kalye matapos niyo rin po siyang lukuin at simutin yung kanyang mga pera. Yan naman po talaga sasabihin niya, expected ko na po yan. Hindi na po yan ang first time na ginawa niya sa akin. You hindi know, po ito ang first time na siniraan niya po ako sa tao. Kaya handa na po ako kung ano po yung... Ne, pero ma'am, pumunta siya dito sa Pilipinas from Singapore dahil sa iyo, tama? Opo. Oh. Mas magigit po sana kung okay lang po. Magkaharap na lang po. Kesa pong ganito sa true phone lang po. Sige po, pupunta kayo rito. Gusto niyo po, ma'am? Sige po, antayin ko lang po yung ano kasi wala po akong pamasahe ngayon talaga. Saan ho ba kayo ngayon? Mandaluyong po. Oh, Mandaluyong. Gusto niyo, sunduin kayo namin. Okay lang po. Kasama ko po yung mga bata. Mga anak niyo po yan? Kay Arjuna? Anak ko po sa kanya at saka anak ko po sa una. Ilan po naging anak niyo? Dalawa po. Isang 10 at saka isang 7 po. Kasi tutulungan po namin siya, bigyan ng pamasahe, pauwi ng Singapore. Opo, kasi sa tutusin po may ticket siya eh, pero sinayang niya po eh. Dahil sa totoo na sinabi, sa panahon na yan, sobrang malungkot na ako. Ang gusto ko talaga tapusin yung buhay ko dahil sobra-sobra na hindi ko kaya tumatanggap lahat eh. Tapos ngayon, kung usap ni Tere, ganito. Sige, okay lang, para sa kanya yan. Pero hindi na ako sinisisi niya, hindi na ako ano niya. Sana nga ang naintindi niya, patawarin ako siya. Kung kayo na, ano nangyari? Ba't kayo nagkahiwalay, ma'am? Sir, punta na lang po ako dyan. Ayoko po ng ganito sige eh. Sige po, punta ako kayo dito. Mag-taxi na lang po kayo, ma'am. Pagdating po dyan sa gate, abangan ka namin. Kami ho magbabayad sa taxi, okay? Maraming salamat po. So, sir, where are you in Singapore? Sa Singapore talaga ang sa unahan sa SBH. Pagkatapos sa SBH. De, pero, kukunan kita ng ticket. Opo. Saan? Sa Singapore mismo. Opo. Tapos gusto mo hatid ka namin mismo sa bahay nyo. Alam pa ba kung paano umuwi sa Singapore? Wala akong tirahan dyan sa address ko eh. Wala ka ng tirahan? Wala na tirahan. O pag bumalik ka ng Singapore, saan ka tutuloy? Binenta na ako yung kung kaya na yung bahay, binenta na eh. Binenta mo yung bahay mo? Opo. Para pumunta na rito? Opo. So wala ka ng uwihan doon kung tutusin? Wala. Okay lang. Dahil may pinsan ko din. May pinsan ko din. Doon Singapore. Opo. O di sige. Ito nga ang that is why almost every day tawag na ako yung pinsan ko, tawag na ako yung pinsan ko para pwede tumutulong. Hindi, ako sir, ako I'm gonna help you. Papamasahin namin kayo pauwi ng Singapore kung kinakailangan, sasama namin sa Singapore and then bibisan muna kita, bigyan kita ng mga bagong damit, sapatos, lahat ng mga kailangan mo, toiletries, basic na thank mga you po. Kailangan mo sa katawan mo. Thank you po. Bigyan kita ng allowance. And then, kung kinakailangan, sasamahan kita all the way hanggang doon sa Singapore, hanggang safe ka na doon sa bahay nyo, ng pinsan mo. Lahat po ng kailangan mo, bibigay ko. Sa totoo lang, Sir Rafi, hindi na ako sinisisi ni Tere, o hindi na ako i-blame sa kanya, o hindi na ako ano. Pero, ito lang ang sabi ko. There's been so much that was done to me. It's okay. Tanggap ko yan. What has she done to you? It's okay. Ayaw ko sa salita niya.
So we're just gonna wait for her. No, is okay. Ayoko magsasalita. Mas maganda kung tago lang ako, kung tago lahat na ito, i-bury na ako ito. Dahil she says that I've done so much wrong to her. It's okay. Yeah, that's like, what she was trying to imply a while ago. She was insinuating something, but she can't tell. But she said she's gonna come over so she can say it in person. May karapatan siya. Yes. Para sinasabi ganun. Pero sa totoo, kung kahit na anuman salita ko, it's not going to change anything. The only thing I can say is, okay, pagkatapos na lahat na ginawa mo sa akin, okay lang, patawarin kita rin. Ano po yung mga nagawa niya sa inyo, sa palagay niyo? Marami po. Tulad anong halimbawa, sir? Maski na mag-sample ka lang mga isa o dalawa? Yes. Too painful to say. Okay, so I'm not gonna push. Pero siya, sir, meron din siya allegation against you. Oh, you understand? Sige, may allegations against me, okay. But the thing is, I'm not making any allegations against her. All I'm saying is, patawarin ko siya yung mga ginawa niya sa akin. Paano tinitrato niya ako, paano tinitrato yung anak niya sa akin. Kung kahit para tungkol pagdating sa yung titulo ng bahay, I forgive her. Titulo ng bahay, so bumili pa ng bahay. Wala, hindi po ako makikita yung titulo tungkol sa bahay na kailan taon na. Pagkatapos na gusto ko, ilan beses ang tanong ko sa kanya, pwede kami kasal, kahit kailan. Ayaw niya. Ba't ayaw niya magpakasal kayo? Ang sabi niya, gusto mo magkasal, ano talaga ang gusto mo, ganun. Lagi naman inukusan niya ako, lagi naman ano. Okay, may magandang salita ako sa kanya. Sige, kung ganun ang gusto mo, sige. Salamat para sa pamamahal mo. Salamat para sa paalagayan mo yung mga bata. Ganun. Mga magkano po yung perang dala nyo nung pumunta kayo rito na spend nyo po para sa bahay, kung ano-ano pa po? 20 million talaga. 20 million pesos? Mm. Pero okay lang. Okay lang. Yung sinasabi niyo, binente niyo yung bahay niyo roon. Okay lang. Daladala niyo yung process. Ayoko talaga isip tungkol sa bahay na yun. Sobrang sakit sa akin. Yung yes. Pinaka-importante sa akin ngayon, yung pamasay para uwi. Sir, forget about the pamasay because okay na yun. Ayoko inisip tungkol sa bahay o yung sige, kung gusto niya yung bahay. Yung pamasahe, sir, given. Ibig sabihin, you don't even have to mention that dahil right now, I'm not going to blame her. If she wants to come here and blame me, sinabi ko, okay na, sir. May pamasahe ka na pa-uwi. Nasabi ko naman kanina, mga damit mo, bibilang kita. At kung ano pa pangailangan mo, kung kinakailan, pagamot kita, pagamot muna kita, bago kita pa-uwi sa Singapore. Okay? Ito lang po, Sir Rafi, ganun talaga. Yung, di ko maintindi pa rin ano ang gusto niya tungkol pagdating sa panahon na sabi ko. Ano talaga ang gusto niya sa akin? Wala ako pa ay. Di ko kaya maglalakad eh. For 13 years, I've given my all. 13 years, I've given my all. My blood, sweat, and tears. What else am I supposed to do? I don't know what to say. Yeah. I don't know what to say really. Kasi she's not here yet. Then let's see what she has to say. Saan siya nakatira ngayon, sir? Sa bahay nyo? Sa hindi. Yung bahay na binili nyo? Oo. Oh. Doon siya nakatira ngayon? Oo. Oh. Sir, I have to be fair with her also. Anong dahilan kung bakit niya kayo, sir, pinalaya sa bahay ninyo? It is really painful to say. Even my son also knows how many times alamin niya eh. Isang beses lang sa loob na isang linggo. Ang ano po? Paliguan nila ako. Paliguan ka? Paliguan. Tapos sa once a week ka nalang pinapaliguan pa because of that situation mo. Tapos kailang pinapaliguan ka, okay. Tapos yung Sa loob na labing dalawang araw bago may paligo. Okay, di ko alam pa rin. Marami pa eh. So hindi ka nila inalagaan? So I don't want to think about it anymore. Yes sir, I understand. Anong dahilan ba't ko kayo nagka-gangrene? Dahil dati ang mahilig na ako sa matamis. Mahilig. Oh, diabetic ko kayo? Diabetic na ako. At naputol yan paan? Opo. And then sa halip na alagaan kayo, hindi masyado magandang pag-alaga at pinabayaan kayo hanggang sa kayo pong lumayas o pinalayas kayo? Yung ate niya talaga. Pero okay lang. Okay lang sa lahat na ginawa sa akin. Okay lang sa lahat na sinasalita sa akin. Okay lang. Forgive na ako. Nakikita ko, sir, meron kang kinikim-kim na sama na loob. I can see the pain and suffering in your face. Pero, Sir Rafi, sa totoo lang, ito ay bagong 4 months na lang magtrabaho siya.
magtrabaho ni asawa ko. Noon pa, wala siyang trabaho. Saan kayo kumukuha ng para pang araw-araw niyo pangailangan? Ah, doon sa 20 million. Hindi kayo nagnegosyo? Kung kayo nausap ko sa kanya. Hindi, yung 20 million po, pero, sa paano yun? Pinang araw-araw niyo, pinag-negosyo. I spoke to her many times. Kailangan ganito. Kailangan handa para sa pangarap. Kailangan na ganito para sa pangarap. Kasi 20 million is big money. Pwedeng pang negosyo na yun. Ang daming negosyo ma-invest yun. Pero it's okay. It's all in the past. Ngayon, kung gusto niya darating tapos inakusahan sa akin, okay lang. Anong gusto niya, bigyan ko sa kanya. I just want to go back to Singapore. Sige po. Sige po. Sasamahan po namin kayo tapos, at ako pumunta ayaw, natin sa ayaw ko umuwi ka dito eh. Dahil talaga, ang pangit ang lasa sa loob na buwang ako. Okay. Kung lagi naman ang gusto niya i-blame sa akin, bigyan ko sa kanya. Para masaya siya. Para, ano, lagi naman gusto niya ang, ano, magiging, isabi na, ano, sobra-sobra, ganito, ganyan. Okay lang. Tanggap ako. Sige, kuha na. Sige, sir. But you still don't want to tell us what was your job in Singapore and how you met? No. But I have an idea how it was, how you met, and what was your job over there. I have pretty much an idea. And I'll tell you later over there. The reason why you're not telling me. Right? I promise I'm going to help you. You'll be able to go to Singapore. Next week, you'll be in Singapore. Thank you, bro. All right? Yes, sir. Tagal ko na nahimik. Almost 13 years. Inaapura mo ako ngayon sa ticket mo. September 1 supposed to be your flight. Pero ano ginawa mo? Nag-inarte ka. Nakakataposan na din ko. Ayoko na kayo madama eh. Ano nangyari sa'yo, madama po? Kalalagyan sa akin to. This is the son who is so stubborn. But he's so... Mas pa ito yung babakitahan! Pwede sa akin kayo!